gamitin yung Link, kaya niya gamitin yung Carry, kaya niya gamitin yung Kimi. So I think chance over here. Okay. Medyo agree ako sa'yo kasi parang alam ka ako personally. Gusto ko yung draft order dito ng Onic PH. Binili agad nila yung Valiant. At kasi kapag pinili mo agad yung Valiant, means na kaya mo kumakounter yung sunod. So nagulat ako actually na nag-high loss pa rin dito. Walang Esmeralda yung Onic PH. So actually wala masyadong na-counter itong high loss. Tingnan na lang natin sa bitawan na to, Kuya Dogs, mo ang mainit pa rin ang laban talaga. Kasi kahit anong sabihin natin about the draft yung Bren pag gumalaw na to, ibang klase na talaga syempre. Totoo naman yun kung sasabihin natin, Bren, they have, alam mo yun, all-star sila eh. So may confidence sila sa bawat galaw nila. But still, yung counter-picking and Venus, gamay na gamay niya yung Valier. Nakikita mo naman lahat ng first kill niya, on point tumatama, di ba? At ang nakikita natin dito is yung Kimi na kinokontrol ni Reebo. At alam natin, Dogs, si Reebo ay isang support, kumbaga, or utility para sa Bren Esports. Nakita ko kahapon naman itong Kimi na ginamit na support ng BSB. Or nung isang araw yata yon, or was it Black Prince? Basta may nag-support. Yung nag-Ranger Kimi sila, tas medyo support yung Kimi. Gumagana na ba ito, Dogs, before? Itong, sa Indonesia, tol, madami nang gumagamit. Kasi yung ginagawa nila, tol, yung emblem, is support emblem. So every time na nag-hit ka sa kalaban, lalakas yung damage na kakampi mo. Basically, yun yung ginagamit lang. But here, Reebo, meron siyang mystery magic shop emblem. Yeah, mystery shop. So, kakaiba talaga. Ano talaga comment dito kay Daki kasi naglalabas siya ng bagong flavor dito sa Mobile Legends. Nasa MPL pa, di ba? Oo nga eh. Siyempre, alam na natin si Coach Daki galing sa Southeast Asia na rin talaga, nag-world tour. Pero mukhang may klasyata dito, RTZ. Sinecure lang yung crab gamit yung Thorn Rose. Lancer na miss natin. Pero mas lamang pa rin si Kawai sa network. Pero ito lang ngayon, dive sa top lane view. Walang matakas sa left lang kasi kasi may punishment. Yun naman pala yun. Dahil dun sa mga slows. At nakakuha pa ng isang exchange etong Bren Esports with you on the Angela. Ngayon, Venus, sakit mo. Sa akin, tol, kung iisipin natin, okay na okay yun. Uy, Jay! Nila. Grabe si Jay. I mean, oh my God. Onic, on point. Wise getting that. Ay, kala ko si Wise yung nakakuha ng kill, so si Dilar pala, sayang, kasi naka-bounty hunter siya eh. Oh, bali, binitawan na ni Wise kasi nag-farm na lang siya. Kumuha na lang dito si Jay para secured na rin. At least isang kill pa rin yun. So, laki na, actually, lamang na lamang yung Sonic. Yung carry, pare ko hindi yata na contest dito ng Bren Esports. Jay, nag-flicker away. Last team, going for Oh My Venus, nag-flicker. Double flicker mula sa Sonic Page, pero hinahabol pa rin si Lito Thorn Rose para makasecure ang kill. Cartizzi at Few. Lancelot, Angela, going for Iacno. May konting, yung ejector para kay Cartizzi para punishment, pero may Thorn Rose. Kaso kulang pa rin ang sustain dito ni Few. Gets the kill, pero napatay pa rin yung Lancelot nila. Si Jay naman dito, Few na pumipersa, but course. Good trade para sa akin kasi yung si Carl siya yung final eh, namatay na siya, so upper hand kagad yun sa Onic. Nawala ng goal ngayon si Carl, si Wise nakakapag-farm, so win-win situation for Onic. And turtle pa makukuha dito ng Onic PH. Etong si Wise, 1 assist 0 deaths, pero okay lang kasi sobrang yaman niya. Yun, first kill para kay Wise. Ang laki goal doon, tol. Sorry kago. Ang laki goal doon pag kay Wise ngayon. Poproblemahin nila yun mamaya. Wala silang pan-deny dyan. Kasi meron silang high loss yet. Yung ulti niya pwedeng makahabol kay Wise. But wala silang masyadong crowd control to secure Wise. Mas lalo na naka-purify pa. Isang stun lang. Basically, stun lang ni Lasty ang kailangan tumama dyan. But ma-purify pa ni Wise, di ba? Wala. Actually, additional na stuns yung Bren Esports doon. Mm-hmm. Parang sige, may stun ka mula doon sa high loss. Pero wala sila nung parang hard na pang lockdown talaga ng mga sabi natin 2 segundo nyo siyang maja-juggle. Yeah. Pag na-chain stun nyo. Wala silang ganun, so baka doon sila mayari. Meron silang burst mula doon sa Lancelot, pero feeling ko kulang pa rin sila ng pang-control. Dahil nga may purify, sabi mo, mukhang may clash dito, Dogs. Lasty na ipit. Naku po, mukhang mababatay beta. Yes, still get the kill on the high loss. Kaya wala nang problema dito si Wise. Lalaban na siya, pero ang sakit pa rin naman pala ng Lancelot Angela. Yan, sakit talaga nung combo na yon. But still, kung titignan natin dito for Onic, si Venus, like, nakikita niya, shred niya kaagad si Lasty. Counter na counter talaga niya si Lasty. So, Lasty, mabilis siya natunaw doon. But still, di natin alam dito si Carl. Kasi si Carl, siya yung the kid prodigy. Kaya niyang gawin. Kahit nalugi na, gumagawa siya eh.
No, magugulat nga ako. Hindi ako magugulat, I mean, kung may mga outplay. Yung mga matadudge siya gamit yung turn draw sa kayong mga dash. So, mm-hmm. pwede niya magawa yun laban sa isang carry. Kasi hindi niyo nakikita kong konting advantage ng Lancelot. Bukod sa burst, yung ayun, yung parang outplay potential na pwede ka makadudge gamit yung turn draws. Hindi ko nga lang yata dito makikita ni JT. Nalunan na walang takas. Matas ba? Inunti na. Para safe na safe. Uy! Makulat. Kill secured. And nandun si Venus. Kina-crowd control niya lang si Lassie. Si Lassie hindi makaabot kay Rebo. Mm. Kay Rebo. Kasi nga, yung crowd control ng Valer is just too huge. And wala masyado mobility si Hylo. So basically, like I said, counter-picking is working on side of Onic right now. Saktong-sakto din yung Kufra. Gulat din ako na madami na kontra dito yung Kufra. Si Coco nga lang, go bad dito. Nandito si Wise. Pwede to. Ayun na nga. Normalin lang. Normalin. Oh my God. 3-0 coming in for Wise. Oo. Paking Wolf. Ang laking gold neto. Oo. Ayun, nakita natin. 5K na. Oh, si Cartesi, 3.9 lang. So, lamang ng lagpas 1,000 itong Onic, itong funnel ng Onic PH. Tapos, sama pa ng Torre. So, first, the second turret going in favor of Onic PH. Isa pa lang. Actually, wala pa pala. Mapatuma dito ang Bren Esports habang ginagawa dito si Few. Damage lang yung Yakto Flicker para lang mahabol yung Angela at makukuha nila si Lasty. Katulad nung sinabi mo kanina, Dogs. Tinutulak lang ni Venus. Yeah. Naging problema pa dito. Sinile nila yung Angela. So, easy kill yun pagdating kay Iyong. Yes, kung sabi natin naka-Esmeralda si Yakto, baka hindi niya makill si Angela. But, Yakto naka-joined siya. Isang talon niya lang pasok at there you go, another kill, and nakikita natin dito Onic dominating every lane. Oo. Lahat ng lanes control nila, lahat ng torre nakukuha nila dito sa bottom lane. They get the tier 2 turret sa may bottom part ng mapa, samantalang gitna naman pinipressure pa ng tatlong members ng Onic PH. Bukod sa 9 kills, nakakuha pa sila dito ng pang-apat na torre at on their way to getting the third turtle. Pwede pa nilang makuha yun. Kayang-kaya nila kasi yung Bren Esports medyo babad muna sila dun sa turtle area bago sila makakuha ng turtle, kaya baka dun sila mahirapan. Totoo! Kasi like I said, yung kaganina nakuha na nila yung sa Onic, nakuha nila yung mid tower ng Bren. Nag-open and open gate na yon. Lumuwang na yung vision nila sa jungle ng Bren Esports and mahihirapan na dito yung Bren Esports. Ito, tatalong, grabe naman si Kuya Jay doon na may yakap ang ginawa. Few will go down, and agad yun. So medyo matitreaten dito Bren Esports. In fact, si Coco, nag-last insanity na lang pala yung Yakto. Tamang trabaho dito sa may bottom lane. Nakakatakot, nakaka-intimidating. Pag linagay ko sa hili ko sa Bren, nakakatakot ngayon ginagawa ng Onic. Ibang klase, yung game nila kagahapon, ibang-iba sa today. Like, everything is on point. Everything, like, naka-A game sila ngayon. A-game talaga, mainit na mainit. Sakto din, Dogs, kasi may momentum sila. Ito, nakita mo yung initiation kay ni Jay doon sa Lancelot. Talagang control dahil sa bouncing ball, hindi makapag-dash or pa-puncture itong ating Lancelot. Dahil natural counter talaga yung Kufra. Coco, popping the last insanity para lang makalayo. Jay tumalon, tinamaan lang yung minions. Yung Onic PH hindi na aabante dito. And Doggy, tatlong turtle, 6 na torre, 10 kills, 3 kills doon para kay Wise. Feeling ko safe to say na yata na mukhang lamang na lamang ang Onic PH dito. Like 10k gold doll. 8 minutes pa lang yung game, 10k gold. So ibig sabihin on every minute, 1,200 gold yung nakukuha nila. Oh. Ang laki gold nun. And then nakikita natin dito yung strat na ginagawa ni Iyak, no, is freezing the lane. Hinihintay niya kasing kumumpal muna, freezing the lane, pagkasabay-sabay lahat ng laning phase nila umangat. Sabay-sabay din sila angat. Pag sabay-sabay din nila mabawasan yung tower ng Bren Esports, which is a good strategy right now nakikita natin for Onic PH. So, yung ibang discard na nakikita ko, lalong-lalo na nung first day, nakita ko si Kel VJ, nakatayo lang yung Esmeralda niya, tumatangke ng mga cannon. Tapos, ganun nga yung nangyayari. Pinifreeze lang yung lane para sabay-sabay yung lanes yung na-atake. Ginagawa rin to dun sa may Grok na may Guardian Spire, di ba? Kapag may Lord din. So, ibang mga techniques na nakikita natin ngayon sa MPL playoffs, parang Doggy. Kakaiba, nasa MPL Season 5 na tayo ngayon, hindi na to pagalingan mag-ML. Patalinuhan na lang na talaga, di ba? Kasi lahat naman talaga nakikita natin dito magaling na mag-ML. Like, Bren Esports, they have the all-star team. Onic, second place sila last MPL. And now, nakikita natin yung strategy na nalabas is on another level.
ibang klase na talaga to. Oh. Onic PH, mukhang sila ang nakapagpahinga ng tama, walang pressure kagabi. Kasi imagine mo, back-to-back wins yung ginawa nila. Mm. Yung isa nga doon nakakapagod eh. Game 1 na 54 minutes. Tapos yung tinalo na... Nakakatuwa kasi ito, nagtataya-tayaan si Ace, pati si Puzo sa akin kagahapon. Oh. Pagka nagpakita sila sa dulo ng mga papaga sila habulin. But na right now, nakikita natin dito, tol, kinukuha na, dinideny na sila sa jungle. Mm-hmm. And then the Lord, 10 minutes, pag nakuha na tong Lord na to, pwede sila makabasag ng tatlong tower or maybe dalawang tower dito sa inner tower ng Bren Esports. Mm-hmm. And doon na magiging crucial point na yun. Kasi nakikita natin dito, potential comeback ng Bren Esports is nearly to zero. Kasi Lance lang yung kailangan gumawa dyan eh. Si Ribbon, hindi na siya makalabas. At wala siya masyadong damage. Mm-hmm. And unfortunately, para sa fans ng Bren Esports, agree ako doon sa sinabi mo, Dogs. It seems like wala akong maisip ngayon na possibility manalo ng Bren Esports. Unless sobrang mag-dive yung Onic PH, uh-huh, mapunish nila. Tapos pwede nilang idiretso ng push kasi meron naman silang Kimi at Lancelot. Pero feeling ko yung Onic PH hindi kasi magpapaganon. Gantong point na ako, ilang beses na silang nakambakan ng ibang teams like Sun Sparks. Feeling ko nagtanda na tong team na to eh. Yeah. Totoo. Pero di natin alam kasi si Cartesi magaling siyang gumawa ng play na nakakabaliw. So baka siya yung susi dito, but titingnan natin dito. Last insanity from Coco. Jay mula tumalo dito, wala tatamaan. Third, napakaubos na rin yung buhay dito. Lord, napapatay na rin ng Bren Esports. Peritory nila, hindi nila maliligtas. Samantala sa may gitna naman yata ang transfer ngayon ng Onic PH. Oh, may Venus, sino mo? Nasa front lines dito, mukhang naghahanap ng mabibait mula sa Bren Esports as they take the second turret. Delar, nagzo-zone out lang. RTZ, nagdash na. May Adja na kasama. Oh, may Venus, nakalayo dito. Mapapunish pa nila, hindi ito mawag-stun. Pero mapapatay pa rin nila yung Lancelot. Pati na rin yung Angela. Killing spray para kay Tamus. Onic PH, inuubos na yung base ng Bren Esports. At eto na, yung gagawin nila, papatay nila yung Silos. And they will take out the base. Onic PH takes game 1. Ibang klase, like how dominant they are. Kasi nakita ko gantong kadominante sa Sunspark lang. Nakita natin kagaya.